mo na kailangan i-renew kasi valid siya hanggang sa lumabas yung plaka mo dito. Ah, ganun. Eh, saan ko ba kukunin yung plaka, sir? Dito, kapag, sir. Ah, dito rin. Kung kailan yung sir, wala akong idea. Matagal yung sir. Ah, ganun. Oo. Basta, kada-renew mo na lang, try mo follow-up dito, sir, ha? Ah, sige. Oo. Kumusta mga tol, tara samahan niyo ako at kukuha ko ng duplicate na plaka sa aking motor dahil ang plaka ng aking motor ay nawala. At ito nga pala yung listahan na binigay sa akin ng LTO. Listahan ito ng mga requirements na dapat kailangan kapag kukuha tayo ng loss plate clearance. Malaki po kasi ang multa kapag nahuli ka at natsambahan ka ng LTO at SPG mga tol. Iyay na si kaso ko agad ito ng maga para hindi na magkaroon ng malalang problema. Tumahan muna ako ng gasolinan para magpakarga dahil ang aking motor ay wala ng gas. At kaagad ko naman nilisan ang gasolinahan para pumunta ng police station. Kaya tayo pupunta ng police station dahil magpapagawa tayo ng police report. Ito kasi yung mga requirements ng LTO para makakuha tayo ng loss plate clearance. At syempre para maging safe tayo dahil ang ating plaka ay nawala. Malay mo nakapulot ang ating plaka ay kriminal at gamitin sa mga kalokohan. Kaya kung sakali mawala ang plaka nyo, magpablatal agad kayo sa barangay at pumunta agad sa police station para i-report ang pangyayari. Para kung sakali gamitin nila sa kalokohan yun ay hindi tayo maging sangkot sa mga kalokohan na ginawa nila. At andito na nga pala ako sa police station, Taytay. Sir, saan mo ba pwede mag magpa-blatter? Ay, magpare. Ha? Yung plaka pa kasi, plaka po kasi na ano ko, motor ko nawala. Talagyan. Ah, unahin mo na po lang. Ah, sige po. Bad news mga tol, ang sinabihan tayo ng pulis na dapat daw unahin muna ang affidavit of loss. Kaya kaagad naman akong pumunta ng munisipyo para kumuha ng affidavit of loss. Bali pagdating ko ng munisipyo, naghanap kaagad ako ng mga nagnonotaryo. Bali nandito na ako mga tol at nahanap ko na ang mga nagnonotaryo. At ito nga pala yung mga requirements kapag kukuha tayo ng affidavit of loss. Papa, last affidavit pa sana ako. Ano? Wala po yung plaka ko eh. Plaka lang? Motor po. Pupukin ka naman po lang sa PCR mo. Send niyo po nakapangalan? Hindi po. Ano? Send niyo po yung date of sale? Opo. Nakadotaryo po? Opo. Wala na po ulit po. Pwede po pa Xerox? Isa lang po sa mobile. Sige po. Sige. Ito po yung presyo progresyo. At
Pagkatapos din mga tol at nakuha din natin ang affidavit of loss. Dalawang kopya po ito, ang isang kopya sa atin, ang isa lamang kopya ay sa police station. Bali ang binayaran ko nga pala sa pagpapagawa ng affidavit of loss ay 200 piso mga tol. Wala yung plaka. Balikan mo na lang ito mamaya kahit mga alas 5 ha. Yung kanina eh. Balikan mo na lang ha. Wala pa kasi tayong computer eh. Ah, ganun. Ginagawa ka o. Ginagawa ka lang yung mga alas 5. Ah, balik na lang kaya ako bukas. Oh, sige. Balikan mo na lang ito. Ah, balikan mo na lang. Kunin ko na ito para pagbabasihan namin. Ah, sige. Sige ba? Sabi na kasi ito eh. Yan sa iyan. Ah, ganun. Ah. Pwede na po kapunta ng LTO? Hindi yata eh. Kailangan yata talaga nila ng police record. Ah, sige po. Sige po. Kung narinig nyo mga tol ang pinag-usapan namin, so hindi talaga pwede pumunta ng LTO kapag wala talaga tayong police report. Bali, ang gagawin natin mga tol, maghintay na lang tayo ng kinabukasan. Ito na nga pala mga tol, kumpleto ng ating requirements at nakuha ko na nga pala ang police report. Bali, ang gagawin natin ngayon, pupunta na tayo ng LTO at dadalhin natin ang original ORCR. Kasabay nun, dadalhin din natin ang Xerox copy ng date of sale. Bali, wag po kayo magpapasa ng original ng date of sale. Bali, Xerox lang po ang kailangan ng LTO. At kasama sa mga requirements, yung valid ID ng dating mayari na may tatlong pirma. At isabay nyo na rin ang original copy ng affidavit of loss na may notaryo mga tol. Kasi kapag walang notaryo yan, ay hindi yan tatanggapin sa LTO. Pinakahuling requirements ay ang police report mga tol. Kasabay ng perma ng officer. Kasi kung walang perma yan, hindi rin tatanggapin yan sa LTO. At hindi na nga ako nagsaya ng oras at pumunta kagad ako ng LTO extension dito sa Titeresal. Ito nga pala pinaka landmark ng LTO extension ng Titeresal, ang gasoline PTT. Pagpasok ko sa loob at hinalam ko kagad ang nag-i-stencil. Ito muna kasi ang gagawin mo kapag magpapalos plate ka lang inyong motor. Sa marito yung pa-stencil? Ay, meron po nasulat doon sa taas ko. Sa taas? Ayan po. Ayan po, may nakasulat po. Stencil motorcycle. Ha? May tao ba dyan? Bali, pagdating ko dito sa nag-i-stencil ay hinanda ko muna ang mga requirements. Kinukuha kasi nila to bago nila i-stencil ang inyong motor. May hawak na aso, siyempre. Nawala kasi yung ano yan eh, plaka eh. Ah, nagpa-loss plate ka? Opo. Ah, papa-registro ka pa lang? Hindi po. Paano po? Papa-loss plate lang. Ah, mapapalitan kaya yung plaka ko pag gano'n? Pag nagpa-loss plate ako? Bibigyan ka lang ng pang authorization para sa paggawin mo ng improvised plate. Ah, gano'n. Papalitan naman yan, pero matagal pa. Saan ang lalagay na sa'yo? Tayo muna. Mas punta ka sa Windows 6. Windows 6. Sa Windows 6. Kaya may anin, gagawin ng authorization. Sa ORCR naman, sir, ako. Sa ORCR. Sa ORCR. Sana ko lang Windows 6, sir. LTO ko na, ano ba, lost ka lang? Opo. O, park mo na din yan, tapos Windows LTO ko na, load. Lost plate, sir? Ayun, doon. Pangalan ko? Sir, ano sir? Lost plate sa Windows. Si. Bali, bumalik po ako sa aking motor dahil nakalimutan ko po dalhin ang date of sale.
Sir, ito sir. Ay. Hey po. Sir, parang mga gamit mo na rin po kay Steve. Pwede ka muna magpagawa, sir. Ano ang latin mo lang? Eh, ito lalagay mong plaka, sir, ha? Opo. Pagka may sumita, ito ipapakita mo. Pagka ito nakapagawa ng plaka, sir, ito ipapakita mo, sir, ha? I-share ang subito ng marami, sir, kasi hindi lang ka mabibigyan ito. Ah, sige po. Ngayon, pagka wala mo ito, kailangan mo ito talaga, i-google ko link ko ulit. Kaya wala ko iwalang po, kahit yung tarbiyan mo, kaya ito. Opo, sir. Kaya mo ito. Kaya i-share ako lang ng marami ko, sir, ha? Dalihan mo, tago mo, ha? Okay na yun, sir. Sir, ito ay hindi mo na kailangan na rin yun. Kasi valid siya hanggang saan mo ba yung plaka mo dito. Ah, ganun. Ay, saan mo ba kukunin yung plaka, sir? Dito, kapag, sir. Ah, dito rin. Kung kailan yun, sir, wala akong idea. Matagal yun, sir. Ah, ganun. Basta, kandarin mo na lang. Try mo follow-up dito, sir, ha? Ah, sige. Pero nakatagal talaga yan, sir. Ha? Sir, may itanong pa kasi, sir. Yung dedumsel ko kasi, sir, original yun, sir. Nag-iisa na lang yan, eh. Ipinasa mo dito? Oo. Xerox na ako, sir. Xerox na. Xerox ko muna, sir. Kaka ko dyan. Sige po. Balik po sa ba? Opo, opo.